Okay, a very very blessed night to each and every one of us. Right now, nakaharap po ko sa screen ng pong television na nakalagay po kasi dito, Earthquake Today News Live 2023. So, ito po yung mga earthquakes ngayon lang po, okay, sa araw na ito. Nag-earthquake po kanina sa Pilipinas, dito po sa Masbate. Ang balita ko po, 7 point something, ano po. So, malakas-lakas po yun. Malakas po talaga. Tapos, ito po, ha? Ito po siya. Meron pa po dito 9 hours ago. Kasi yung sa Masbate po, 12 hours ago. Then, 9 hours ago, 6.1 magnitude earthquake struck New Zealand. Sa New Zealand po, ano? At hindi pa po tayo nakaka-get over, nakaka-move on doon sa nangyaring pagyanig sa Turkey last week. Imagine niyo po yun. Sunod-sunod na po yung mga earthquakes. So, I'm not insinuating anything. Anyway, this is not an insinuation. This is something na coming from the word of the Lord Jesus Christ himself. Nung salitain niya ang kanyang mga salita sa Mateo 24, magkakaroon ng maraming mga lindol, sabi niya. But, sabi niya, hindi pa ito ang wakas sapagkat ito ay beginning pa lang ng mga kapighatian. So, ibig sabihin po niyan, talagang nandito na po tayo. Ha? Ito lang po, talagang narealize ko po ngayon na nandito na po tayo sa anytime now magra-rapture na. Okay, kasi yung pagkakasunod-sunod po ng events, napansin, ang daming lindol, sobra. And yung mga hindi po nasalanta ng lindol, nagpapasalamat tayo. But our heart goes with those people na matutulog ng may takot ng gabi. You know what? We experienced that. Nagkaroon ng malakas na earthquake noon dito sa lugar namin. And believe me, alam po natin yon kung paano po kahirap matulog sa gabi. Parang you are anticipating na maya't maya, yayanig ng konti, and guess what? Yumanig nga po. So, yung fear na dulot nun, ipag-pray po natin yung mga tao na yakapin sila ng Panginoong Heso Kristo. Especially yung mga nasa Turkey, sobra po. So, ito na po yon. Lindol. Ito pong lindol. Masyado pong na-magnify nitong taon na ito. At kung maaalala po natin ang last time na nagkaroon ng malakas na lindol dito sa Pampanga ay 2019, wherein i-feature pa nga po sa, I think sa magpakailanman yung life story ng ilang survivors. And that's very sad because a very ordinary day, it seems like a very ordinary one, going inside the market, supermarket, and guess what? That market collapsed. Collapse. I don't know, but okay, I guess that's also a magnitude 7 intensity, 7 something na lindol. Hindi po dapat mabahala ang isang Kristiyano. Kasi tayo mga Kristiyano, dapat sasabihin po natin sa mga kakilala natin ang tungkol kay Jesus Christ. You know what? Ang daming namamatay ng mga tao, and I believe many of them don't know the Lord yet. And you know what? Anong katumbas niyan? If you die without the Lord Jesus Christ, that's eternity in hell. Come on, let's be honest. Let's be realistic. This vlog is about honesty on how to get right with God, not with your own doing, not with religion, and not on anything you could do or possibly do. It's all about faith in the finished work of the Lord Jesus Christ. Lindol dito, lindol doon. Okay, before the lindol, siguro natatandaan pa po natin yung mga gera. Tapos syempre, ito nga pong pandemya nung last 3 years ago. Wow. Sa lahat ng mga disaster, my mom taught me when we were kids, no? She told us, kung bagyo, you can hide. Kung medyo mainit ang panahon, di ba? Pwede kang gumawa ng comfort zone mo where you can create your own world there. Di ba? Nagalagay ng yellow, creating some ice, para malamigan, lalagay tapat sa ventilador. You can create your own world and yet you can find your comfort. But yung lindol, how in the world? Magtatago ka sa lindol. I will go under the table. Yes, under the table. What if bumuka yung, di ba, yung mismong lupa? Di ba? It's
Sa lahat ng disaster, ang lindol ang pinaka nakakatakot. You know what? I have watched this video. Ang dami po sa YouTube. Panoorin na lang po niyo dito sa YouTube. Dito po mismo sa YouTube, makakapag i-type mo lang po yung actual footage Turkey earthquake and you can see kung paano po yung building nag-collapse. Thanks for the latest technology na magandang nakikita po natin ng mga mata natin kung paano po nag-collapse ang building. Ano pong revelation dyan? May salita ang Panginoong Hesukristo, sabi niya. Sabi kasi ng mga disciple, Lord, ang ganda po, Panginoon, ng building na ito, ng templo. Sabi ko, sinasabi ko sa inyo, kan Jesus, walang matitirang kapwa bato na magkapatong sapagkat lahat iguguho. Naniniwala ako nang sabihin ng Panginoong Hesus yan, hindi lamang niya nag-a-apply doon sa context ng pag-uusap nila. Nag-a-apply po yan sa lahat ng generation. Na kahit ano pa yung pinahahalagahan mong building na yan, ang bahay na yan, lahat na yan pwedeng gumuho. Huwag mong ilalagay ang hope mo sa material na bagay. Sabi nga ng Bible sa isang side ng scripture, sabi niya nga, yayanigin ko ang mga bagay na nayayanig so that ang mga bagay na hindi nayayanig, ito ang mananatili o matitira. I was about to watch Netflix sana and then ito nga po, bumulaga ito sa akin. No? Earthquake. Mula po ito sa, ano, sa channel na 10 News First. Yeah. Sabi dito, 6.1 magnitude earthquake struck New Zealand. Much to my surprise, no? Ayon naman sa Inquirer.net, 9 survivors pulled from Turkey's rubble as earthquake death toll. Okay, 40,000. 40,000. The last time I reported was 21,000, right? I just made had that blog, I think, 3 days ago or 2 days ago. Then meron pong nakalagay dito naman ayon sa ABS-CBN News, aftershocks hit Masbate after M6.0 quake Coliseum damage. Yeah, ito po ang mga latest natin dyan. So, nasa YouTube po lahat siya. Yes. You know what? Lumindol sa Turkey. Nung mismong, makinig mabuti, mismong araw ng Grammy Awards, the moment na kumakanta si Sammy Smith at saka si Kim Petras, lumindol po sa Turkey. Ayun eh. Kasi ang estimated time po nung lindol sa Turkey yata, limindol yata sa Turkey ng around 9 or something. Pero that moment sa Grammy 8 something ang oras, kumakanta si Kim Petras at saka itong si Sammy Smith. Ayun doon sa isang nag... something like that. Yes, and it's a live show worshiping Satan. Alain mo yon. How in the world dumating na po sa ganitong punto? It's a show that all of us delighted to watch during the time nananalo dati. Tika, ang mga pinaparod namin dati dyan eh. Sila Eminem, sila Nelly, di ba ba? Britney. Yan. During that time, meron na rin konting ano, pero at least hindi kasing sama ngayon. Wow! And it's a big wow. Then marirealize lang natin. Siyempre, ganyan. Talagang sinabi ng Biblia. Pag sinabi ng Biblia, talagang mangyayari. Oh. Pag sinabi ng Bible, mangyayari. So, hindi po tayo dapat mag... Grabe, lindol ng lindol. Amen? Lumindol sa Turkey, tapos lumindol dito sa Pilipinas, lumindol pa pala sa New Zealand. So, ito na po talaga. So, dati lumilindol pero never been disclosed na lumindol din another lindol na naman siguro dati lilindol din another 2 weeks, you know what, another 2 months, pero ngayon pambihira araw lang ang mga pagitan. So something na pwede nating isipin. Jesus is the only savior. Everyone wants to be saved. Amen? Everyone wants to be saved. Gusto nila maligtas sila. Pero yung iba ayaw kilalanin si Jesus. Ano yan? Ito pong sasabihin ko, Jesus Christ alone saves. Ayaw pong mga Kristiyanong nandito sa
vlog na ito na nakikinig dito, i-share po natin ito. And please, yayahain po ninyo yung mga barkada nyo, kaibigan nyo, or family members nyo, mag-subscribe po sa channel na ito. Sapagkat dito po, pangako ko po, kada pag may nakita ako, kahit nasaan ako, nasa labas ako, kumakain ako sa restaurant, ito lang naman ang cellphone, at sa biyaya naman ng Panginoong Jesus, pupunta ako sa isang lugar na ano na safe, then doon mag-vlog po ako. Sasabihin ko po yung mga observations natin. Last days na po kasi ngayon. Dapat po natin yung matandaan, isa puso, isa isip. Si Jesus lang ang kailangan ng mundo. Okay? So ito po, ang dami po ngayong balita tungkol sa earthquake. So pumunta lang po kayo, i-type lang po ninyo ha, Earthquake Today News Live 2023. Okay? Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel na ito, mag-subscribe ka na. Click mo ang notification bell. And then, pag na-click mo ang notification bell, mag-comment po kayo. Then, i-share po ninyo itong video nito. Ito po ay reminder. Very important reminder po ito, kaya dapat i-share nyo itong video nito. Alam nyo kung bakit itong video pong ito ay talagang gusto ko pong sabihin dito sa video na ito, na talagang earthquake to another earthquake to another earthquake to another earthquake. Wow. Never been this. At ang pinagmulan po nito, yung umpisa ng earthquake nung last week, sa atin po ay February 6. Ito po yung kumanta si Kim Petras at saka itong si Sam Smith sa Grammy Awards na nakasuot demonyo siya. Parang pinakawalan si Satanas. Parang lang. Pero Satanas nakawalan. Pero I mean, parang binuksan yung portal para sa mga lindol na yan. Okay? So again, marami pong salamat. At hindi pa po tapos dito. Basta pag may kailangan i-update ko po kayo. Thank you po. And Jesus truly loves us all.